sa Future Criminologist. Okay, ngayon magsishare po ako ng ideas related to criminology. Pag-uusapan po natin itong mga first, second, third recorded history of the intelligence at kung saan nga ba ito nagmula o saan nga ba ang pinakaunang first recorded intelligence history ng ating criminology. Okay, unang-una po kung pagbabasihan natin yan ay nauna po yan sa kay Moses na kung saan makikita po natin yan sa ating Holy Bible. Yung tatlong mga unang recorded intelligence po ng ating history ay makikita po natin yan sa Holy Bible. Unang-una po ay kay Moses. Makikita natin yan sa Numbers 13:17 to 32. Okay? Chapter 13 verse 17 to 32 na kung saan inutusan ni Moses ang kanyang mga spy na mag-espiya sa land of Canaan. Yan yung pinakaunang record ng intelligence na makikita natin sa Holy Bible. Pangalawa is kay Rahab, the harlot of Jericho. Yung the life of Rahab po na kung saan makikita natin sa Joshua chapter 2 verse 1 to 21 na kung saan itinago ni Rahab ang mga espiya, okay, na mga taga-Israel. Itinago niya ito para hindi ito mahuli ng kanilang militar. Okay, si Rahab ay isang harlot of Jericho, ibig sabihin isa siyang prostitute, pero still inawaan siya ng Panginoon nung time na yon kasi nga kinunsir niya o inihide niya yung mga spies na inutusan ng Israel. Okay, in the last intelligence na pangatlo na ni-record sa history ng intelligence na makita sa Holy Bible is the life of Samson and Delilah na kung saan makikita natin yan sa Judges chapter 16, whole chapter, na kung saan natalo o nawalan ng lakas si Samson dahilan sa kanyang sobrang pagmamahal kay Delilah. At itong intelligence na ito, the life of Samson and Delilah, ay tinaguri ang siya yung pinagmulan kung bakit ang mga babae ay considered most dangerous informants sapagkat they can use their beauty and charm in order to gain information. Yan yung pinagmulan kay Delilah. Okay? Yan po yung ating mga recorded intelligence history na nangyari sa ating kasaysayan. At kung ipagpapatuloy natin dyan, okay, pagpatuloy na lang natin para medyo mataas-taas, no? Okay, Sancho at saka dito lang tayo kay Genghis Khan. Okay, next time naman yung iba. Okay, si Sancho siya yung father of art of war. Na sinabi niya, know the enemy and know the self and you will win 100 battles. Okay, at maganda nga yung kanyang number 6 roles na sinabi ni Sancho na kung saan isa din siya sa kakailanganin natin during board exam na sinabi niya na strive your weakness and avoid your strength. Ang ibig niyang sabihin, kung medyo malakas ka na sa subject na yan, eh medyo pag-iwasan mo muna at dun ka mag-focus sa weakness mo. Yan yung gusto niyang sabihin sa kanyang sinabing strive your weakness, avoid your strength. And itong si Alexander the Great, mas kilala to sa letter sorting. Na kung saan nung nagpamarcha na sila papuntang Asia, ay napansin niya yung kanyang mga hukbo ay parang nanghihina. Kaya sinabihan niya ito na magsulat sila ng mga liham para sa ilang pamilya. Ngunit binasa niya ito at doon niya nalaman kung ano nga ba yung mga problema at nagapan niya ito. Okay? Habang si Akbar naman ay kinikilala itong Great Mughal. Habang si Genghis Khan is Great Mongol. Okay? Yan lang po ang ating ma-share sa araw na ito. And thank you and God bless. At ito yung overview natin, ha. Yan. Okay? Yan lang po. Jan, Moses, Rahab, Life of Samson, Delilah, Sancho, Alexander the Great, Akbar, Genghis Khan. Okay? So yan lang. And sana makatulong po ito. Thank you and God bless.